dashing, but very indefatigable mayor in Manila, one of the youngest executives local LGUs na talagang toast of the town and toast of the global community because of his outstanding anti-COVID measures in the capital city. We are very proud to introduce to you today the complete name, Manila City Mayor Francisco Isko Domagoso Moreno. Yan. Good morning, sir. How are you? Ay, good morning, Tita Marichu, at sa lahat sa inyo na mga naka-monitor ngayon. Magandang umaga sa inyo and thank you for the good words. Happy yan sa Manila, babe. I'm carrying the name of Manila because I'm a proud Manilan. I was born here like you. Kampalo ka ho, ikaw sa Tondo. So we're both proud of our birth Batang Maynila. of. Start off, I read yesterday sa Twitter mo, you're very active in the social media as well on Facebook and Twitter. Nabasa ko na pinalabas mo pa yung letter mo to DNR Secretary Roy Sumato over the Manila Bay Dolomite health issue. Meron po bang response sa inyo ang DNR Secretary, Mayor? Well, initially may response sila sa amin, but they're still waiting for the formal answer coming from the DNR. This remember our stance very clear until this particular sun is found polluted, harmful, without proper agencies or thorough studies, we support the rehabilitation of Manila Bay, and it's long overdue. It's been 20 years. If I may refresh your mind, it passed through so many painstaking process for the Supreme Court to come up with a mandamus decision that requires not only Manila, sinasabi lahat ng lokal na pamahalaan ng nasa loob ng Manila Bay. Now, let me this as far as I remember, in the south area of Manila Bay, facing east, facing west, we have Batangas, Laguna, Cavite, ano, Batangas, Cavite, Parañaque, Pasay, Manila. On the other side, we have Bataan, Pampanga, Bulacan, Malabon, Nabotas, then Manila. So, kaya naman kami very supportive sapagkat this is a mandamus which we require us. And you all know that when I assume in office in July last year, talaga naman sobrang kadugyutan ng Maynila, particularly yung Manila Bay. That's why in our own little way, we continue, started and continue, and as we speak, continue to pick up all solid waste product or waste material in Manila Bay, Manila side, Baseco, and 31 creeks in the city. Second, with regard to polluting Manila Bay, Manila is one of the violator of one of the pollutants, particularly our Manila Zoo. Kaya maalala po ninyo, immediately, I think a few days thereafter, I shut down the zoo because we are violative of such order. Because anong moral ascendancy namin as Manila, as government, if our facilities, violative of this protection of environment. So that's why nung sinabi ni President Duterte, talagang aayusin at sinimulan ng DNR na aayusin. No, talagang sinusuportahan namin kasi this will entail billions of peso. And you're not only talking of Manila alone. I already mentioned a few minutes ago na ito dapat buong
mga bayan na nakapalibot sa Manila Bay. Kaya nung sa amin naman, nung may issue na na-raise ng ating mga kababayan, which is a valid issue, kung ito bang nilagay na buhangin ay makapamisala. As I have said and continue saying that until it is proven otherwise, we are grateful. Now, who will know kung ito'y makapamisala? Eh, siyempre may mga scientifico naman. And I think DNR is in right position to know it better than me na ito'y makapamisala sapagkat sila naman ang talagang itinalaga ng batas na mga laga sa ating kapaligiran. No, ngayon, I don't think a person in his right mind were obliged to protect the environment will pollute the environment. Yes. So, may semblance of regularity as far as I am concerned, the way I look at it. But we are grateful in such a way because we've saved a lot of money, billions of money, na kasi batas na yung, alam mo, yung order na Supreme Court, batas din yun eh. Sir. Na kailangan tukdin. Yeah. At saka yan ay talagang sa mahabang panahon. Let's be honest to ourselves. Nobody did. Nobody did. Yeah. Address the waste, the fecals, the volume of fecals in that portion of Manila. And what more, no? Eh, this is just a start. Biro mo sa Manila, at least kahit paano magkakaroon kami ng what you call STP. Yes. What yes. About other LGU? So, malaki pa yun. I hope they will continue. I hope. And I'm grateful also now point of interest ang Rojas Boulevard, Manila Bay for everybody. And which we take it in a very positive way na maraming concern. I hope they put also concern in action, no? Kasi Tita Marichu, alam nyo, sa Manila Bay alone, July 1 last year when we started it, as of yesterday, ang report sa akin ng DPS, 3.5 million kilos na ang nakuha natin basura. And most of the basura, there alone, yung alam mo yung mga kawayan, yung mga palaisdaan yung kapag binabagyo. Yeah. Tsaka mga plastic sachet ng shampoo, ng botelya, and so on and so forth. But be that as it may, no matter what, it landed in our territory, bagamat may doubt who owns the garbage, instead of pointing finger, your city government, pick it up and continue to pick it up every single day sa awa ng Diyos. Pinagpapasalamat ko naman yan kay Director Kenneth Amurao. The same manner with the Baseco and our creeks, no? And to comply with the so-called cleanup drive for the Mandamus case, we as government, local government, yung ginagawa namin Manila Sud, lalagyan namin STP. Tapos, the same riverway, waterway, across the street, yung ospital ng Maynila na ginagawa ngayon, pinalalagyan ko rin ng STP para bago dumating sa STP ng Rojas Boulevard at pagbagsak sa dagat, malinis na yung tubig. And how much is does it cost with the city government, yung STP na yan sa Manila Zoo at sa Hospital ng Maynila? Kasama siya doon sa rehabilitation, the entire rehabilitation. So, it's a combination? Nung nakapackage siya kasi ni-require ko talaga na kailangan kasama sa development. Kasi ang Tita Maricho, ang logic doon eh, parang negosyo yan, di ba? How can I go to aristocrat? Kung ano pa man yung mga pinasasara ng DNR dati because of violative of STP. If we alone putting up a facility, na wala rin ganun. Kaya sabi ko, hindi po pwede. Dapat kasama niya yan. Kasama naman siya. Awa ng Diyos. So it's under the city government funding and support. Yung aming kung saan nagdudulot. Kasi makikita mo, isa sa findings, no? Yung river sa Liberiza, yung creek, no? Meron pala Malate,
o Remedios, yun yung mga medyo challenging na creek kasi anap talagang makikita mo base sa pag-aaral ng DNR at that time. Millions per liter. I mean, talagang it has to be addressed. It has to be addressed. Coliform. Yung millions of liters, coliform, you mean? Oo. Saka yung ano, yung talagang halos dumi na ng tao, yung buhangin doon, yung kung ano nakikita mo sa ilalim. Oo. Mayroong tanong agad sa inyo, sir, related to this story. Si GMA, sure. GMA 17 na Panganiban Teres. Reaction po daw niyo sa pagpapalabas ng ni Cebu Governor Garcia Guen of cease and desist order sa pagpapadala o transport o pagbenta ng dolomite galing sa Cebu. Eh, ang latest words, kulang pa yung dolomite na ilalagay sa Manila Bay, nourishment. So, sana, ano mangyayari dito, sir? Well, one, it is a problem of DNR. It has to be there. It has to be asked, the right person to be asked is DNR. We are recipient of a better things. Yeah, I mean, I'm, you know, maybe he has Governor Guen has enough reason to protect his people. Yes, it's normal to any local government chief executive. Kami namin ganun din, di ba? O in this case, o nagbenepisyo kami sa STP na ginagawa ng DNR, di ba? So, kaya nagpapasalamat kami. O, imbis na kami ang tumutosgas, o national government, di ba? I mean, let's be honest about our position. Unang-una, alam mo, Itamaricho, ang daming nagsakripisyo ng tao dyan, ha? Na namulot ng basura. Mga organisasyon, empleyado, private sectors, and so on and so forth. Just to get the attention of the government. And nobody did. In fact, there was a government there. Just to show the support of the people. Ang ginawa, di ba, nagtapon muna ng basura bago pinulot ulit. So, this is kumbaga, the things of the past. There were action taken. We're just happy that there will be a clean water in the portion of Manila Bay, particularly within our territorial jurisdiction. So, yung decision ni Governor Guen, I think he's only thinking na mapasigurado yung kaligtasan ng kanilang kapaligiran at ng kanyang mga mamamayan. It is a very normal action, no? Sa akin man mangyari yun, ganun din ang gagawin ko. I'll do the same, di ba? But it is not for me to answer that because ang kandil nila dyan ay DNR. Oh, yes, I know. Ito sa meron din related question from April Rafales. Reaction daw po niyo sa sinasabi ng Oceana Philippines and other groups that Manila is liable also for and accountable for the whole sand project. Well, I wish them all the best and good health and good luck. Kasi meron namang pag-aaral yan, no? Sa national government nga. Exactly, tita. I mean, ang tatanda na natin pare-pareho. Di ba? I mean, hindi, unang-una, tita Marichu, if I may ask you, do you know, scientifically, it is sample? Are you the right person to say? Are you the expert to say? Your opinion, tita Marichu, is as good as mine. That's why there is a government, eh. Yeah? That's why mayroong pamamahala at may mga ahensya ng gobyerno. We must continue to believe in the processes. Sometimes, yes, we get frustrated. Sometimes we get parang hirap naman. But, you know, in a civilized world, in a civilized time, we must be guided by law and order. I mean, saka din may kasabihan na beggars are not choosers. Diba? Kaya, alam mo, buti pa ikaw, Tita Marichu, naiintindihan mo yung, alam mo yung, kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, yung buhangin is just one thing. Eh. But literally addressing the yung ilalim, yung ilalim ng dagat, na puro etchas, just to be blatant or gross about brutal about it.
Di ba? Tapos sa isang araw, dumating dito yung mga mamahaling gamit para malinis yun at infrastruktura. So, kami mga taga Maynila, tingin ko nagpapasalamat kami. Yes, yes. Tayo mga born in Manila. Yeah, kasi katayo yan eh. Hati niyan eh. Alam mo yun? Beneficiary tayo eh. Di ba? Pero not to the expense, and we're very clear about it, not to the expense of the health issue of the our people. If it is harmful, it is harmful. Then we stop. Then we make people liable. Tama? Instead of pointing fingers. But we cannot just say our opinion is better than the other. Hindi naman natin po pwede yun. While we respect democracy, yung mga, alam mo yung mga pananakot na, anyway, eto, tingnan mo. Tama, di ba tinanong mo, sumulat ako kay ano? Sumulat ako kay Secretary. The reason is the same. Consistent. Ang sabi ni, ano yun, ni spokesperson Dr. Berhere, kapag na-inhale daw, na-inhale, di ba? Uy, yun, nakuha yung attention ko noon. Kasi, bakit pa doktor yun eh? Na bahagi ng gobyerno. Baka may maganda siyang opinion na pwede maging basihan ng diskurso at maging bigyan ng attention. Tama ba? So that's why we give attention. Sabi ko doon sa sulat, di ba? Taliwaliwanag. In line with the statement of DOH spokesperson Berhere, Dr. Berhere, may we know. Kumbaga, yung length ng truth. Then, MGB o Mines Geosciences Bureau said, ito, ang liwanag, ang sabi niya, kapag yung pulbos, parang pulbo. Powder. Yun, pag iningok mo, talagang masama sa baga. Katulad din ng semento. Di ba, powderized? Pero sinabi dito ng MGB, nakalagay, note that it is the dust size which about 10 to 50 microns that is hazardous. Sinabi naman nila, if inhaled for long period of exposure without personal protective equipment. However, the size of dolomite in Baywalk is 2 to 5 millimeters or equivalent to 2,000 to 5,000 microns, 100 times bigger. So, ibig sabihin, hindi sasama sa hangin. Ayun ang sabi nila. Saka sabi niya, ito'y ginagamit sa ibang mga hotel. Plantation, Sheraton, Hilton. Aquarium daw nalagay yan. Aquarium daw nalagay yan. Yes. Saka sa mga agricultural product, ginagamit. Yes daw. Pati sa fisheries, ginagamit. Nakikita mo malaki ng palasyawan. 100 times bigger, sabi ng... Ang nakalagay dito, base sa kanila, 100 times bigger. Sila may sabi. Ang may sabi, Mines Geosciences Bureau of the UNA. May follow-up po si April Rafales. Ano po daw ang plan ni Yorme sa basura being washed ashore in Manila Bay? Pero nakita ko sa Twitter, nung umaga, doon nga, marami doon sa may... Manila Yacht Club. Nung kanahaponan, natanggal nyo na, di ba? Ganong kabilis naman. Ganito po yan. For the information, pag hindi po talaga... you really have to be there every day to see the truthfulness of your city government. Yes. With the airport. Okay. Unahin ko ulit, no? Maari ang ilang bahagi ng solid waste material floating in Manila Bay, portion of Manila. Ay amin. Maari. Yes. But I am definite, wala kaming palaisdaan. Wala kaming mga, ano tawag yan yung... Fish cages. Fish cages. At hindi nyo pwedeng ikubli. Hindi pwedeng ikubli yung mga styro at net. Yes. At kawayan na nangadurog kapag malakas ang alon o may bagyo. Yes. Sa Metro Manila or portion of those provinces. So my point is, okay, ayoko na ituro yung daliri ko kung kani-kanino, basta pag lumanding yung basura nyo dito, dadamputin namin. Because we have resources for that. Now, one thing that I can promise as a matter of commitment
and a matter of policy of the city, no? Kung ano yung pwede natin gawin, gawin natin. Huwag na kayong maghahanap ng mga masisisi. O, damputin nyo lahat ng basurang tinapon nila sa atin. No? Kasi, o, nataon naman na ang palo ng dagat simula Corregidor ay papasok inland. So, technically, naturally, yung solid waste water na tinapon ng kung sino man. Oo. No? Ha? O nagpabayaman ang sino man. No? O, eh, gakutin na lang natin. Kaya nga, binabanggit ko kanina, 3 million. So, you will see, you will continue. And this is a guarantee. I'm giving you this as a guarantee to put that on this situation. There will be a continuing solid waste water in Manila Bay. Because we are not in control of the waves. And kami yung embudo. Now, the best thing, I hope, you ask also the question to the respective provinces. Tingnan nyo yung mga piskig. I-Google po natin sa mapa. Makikita po ninyo. Ang lalawak, ita hektarya. O, saan? Tingnan ninyo. Yung mga bantay nun, kakain, may sandumag. Saan nila itatapon? O, yung pinagkainan nila, yung pinag-inuman nila ng soft drinks, ng tubig. Saan sila umiitsa? Sa gitna ng dagat. Hindi, I mean, I'm just trying to be alam yung hinihimay mo ng konti para kasi para maliwanag lang na while we don't blame, we also know where it came from. Yes, you know where you're coming from. Oo, parang kami naman, basta ako ang garantiya ko sa inyo, ito talaga commitment ko sa inyo. Pupulutin ko yan everyday. Pinupulot namin. Tama yung napansin mo, Tita Marichu. Yeah, maaari makita mo sa umaga o maghapon. Pero hindi po pwedeng tumagal yan dyan. Kasi ako, feeling ko, obligasyon ko yun eh. Oh. Bilang alkalde, na makapagbigay ng malinis at maliwalas na komunidad. Trabaho natin yun. And we don't only do that in Manila Bay. We do that to Baseco. We do that to our creeks. 31 creeks all over the city. And this is one way of educating kasi instead of educating our people through communication alone, we show them in action. Mana, magkakakulani kayo ng kakabato ng basura sa ilog. O, magkakakulani rin kami ng kakapulot. So it's either mapagod kayong kakatapon o mapagod kaming kakapulot. Yun ang lagi kong pinaano sa mga tao natin. Sabi ko, obligasyon natin ito. Eh, sir, ang titigas ang ulo ng tao. Now, let's show them the right way. And this is the right way. Now, if we cannot teach old dogs new tricks, then let's go after to their children. Let's show to their children that we pick up garbages in our creeks, rivers, and waterways so that they will know that is the right way. That later on, they're going to be the father, mother of their family, or maybe leader, yung pundasyon na nakita nila tama. Kaysa yung kumbaga ang hirap talaga magturo sa isang masamang habit eh. So the way to do it is to show. And not only showing just for process of picture taking. Show it consistently, wholeheartedly. Yung alam mo yung may konting malasakit, tita. Ang problema mo, Mayor, tag-ulan na naman. Yan na naman problema natin ngayon dahil siyempre, sabi mo nga, we have no control over waves. Talagang magiging extra expensive for you para to do these things, keep it clean. Kaya nga po eh, kaya nga dapat mahalaga na pakinggan yung Korte Suprema. Napakahalaga talaga nun. Ako, pinoproblema ko na yun, mag-a-assume ako ng office. Dahil I will follow that order, the mandamus order. Now, to follow that, it will entail. So dapat, entail a lot of cost. So dapat talaga, yung ibang lokal na pamahalaan, no? Oo. Wag yung alalahanin yung ano, yung less than 2 kilometer length. Ang alalahanin nyo, Manila Bay. Kaya kailangan, ito, hingin ko na yung tulong ko sa inyo. Hingin na ako ng tulong, sa inyo na ako hingin tulong. Call their attention also, please. Kung baga kami... Manila Council kayo? No, tita. Provincia yung iba eh.
Provincial level eh. Sa DILG, sekretaryahan nyo. Yes. Kasama sa, yes, sa mandamos ng Supreme Court. Kasama oh sila. Oh, kaya nga. Kaya nga eh. Kaya kailangan talaga, it has to be acted simultaneously, but not only on one day. Oh, yes. Na mapakita lang. No, hindi talaga. I would rather do it night, in the middle of the night, in the middle of the morning, or early morning, early afternoon, and so just to pick it up. Yun ang importante. Meron pa, ang problema yung rainy season, di ba? Yung dolomite mo, mawawash away daw. So, wala rin yung... Hindi ko dolomite yun. Dolomite? Kailan ba? Oh, correction. My mistake. My bad. Yung dolomite, mawawash away daw yun. So, parang yung pera ng bayan, na-wash away din. Ano ba assurance yan sa'yo ng DNR? Ano ba report? Ay, sabi nila, meron daw silang engineering way of protecting. Wala ka na doon. All you have to do is to believe it. I mean, di ba? Di ba gano'n, tita? Diba? Yes. Pag may pamumuno. O, sige, may sinabi ka, ha? Tingnan natin kung totoo yung sinasabi. Okay. Itetest dapat maging vigilant tayo. Okay. Oo, di ba? For the meantime, let a good effort in cleaning up the fecals of Manila Bay, especially in our situation, no? Yung aming portion, be supported by everybody. Now, yung shenanigans, kung meron mang gumagawa ng mga extracurricular o beautification o extracurricular activities on top of the concept, on top of the plan, on top of the purpose, then let's get their attention, di ba? Kami naman kasi beneficiaryo kami. Kami talaga, thank you. Alam mo naman ako, tita, mapagtanaw naman tayo ng utang na loob eh. Eh yan eh, parang... sa dami ng pinoproblema natin sa Maynila, tapos yes, hindi na tayo gagastos ng ganyan, tapos yes, makakatulong pa sa environment for the next generation. Thank you kami, di ba? Parang dito, yung ginawa nating open green space dito sa Loton. Di ba? Create ng vertical garden, opening green space, yes, creating nice more garden. Alam mo, binigyan tayo ng makina. AQM. Opo. Because of our effort, making our air cleaner in Loton, which is with high density of vehicles daily and carbon, no, and we literally eradicate all those obstruction and making more open green space. The other day, ang alam mo na kwenta na sa amin ng DNR, in less than 1 year naka-create kami na 16 hectares ng total of open green space. Tapos nagbenepisyo kami yung AQM, yung air quality machine, okay, o monitoring machine. Langgaring, sir. Alam mo tita, oh, anyway, hindi naman namin data 'yon, no. Oh. Oh, flying colors yung air quality ng ano, ng Loton. So ikinalulugod ko 'yon para bang Anong comparison? Anong comparison para mo sasabing maganda? Anong comparison? Ay, Diyos ko, kasama nung ano eh. Meron silang data eh. Oo. Masama. Eh syempre pag wala na laman, pag puro usok, puro carbon 'yon, tita. Pag maraming halaman, kahit may usok, pagkain ng halaman. Teka muna. Eh dahil there's no traffic because di ba merong quarantine? No. Time period. O yung period eh. So that's it. Hindi na, inalis namin yung ECQ. Of course, yung ECQ, pati nga ulap, lumiwanag. Naglabasan yung mga animals. Nakita ko nga bataan ano eh. Oo. Dambano ng kagitingan eh. Saka yung skyline ng Antipolo eh. Oh, yes. Yeah. Tapos kaya, biglang lumiliwanag yung dagat. Oh, kaya nga. So kailangan yung comparison. Pero hindi namin sinama yon. Oo. I mean, the machine is there. It's audited by another agency. And we're just Sino nag-donate? DNR. DNR, yung Airco. Yes, it's a high-end machine. Isa lang, to monitor us. Isa lang yun kung na isa. Kung talaga ba kaming ay nagiging matagumpay doon sa ano na yon, yung aming kampanya to have a better air quality in the next generation, for the next generation, yung particles, naku, Diyos ko. Happy lang ako, sinishare ko lang. Now, yes, how yes are we going to maintain it? It's another question. Oh. Are we serious about this? Are we consistent about this? So, this is not only about Manila Bay. We're nililinis natin yung ilog.
yung 31 creeks, di ba? We participate, no? Tatlong ahensya yan dapat. MMDA, DNR, o local government. Pero kami, kung ano yung kaya namin. Tapos we go after to those kids to be educated by way of doing actions and showing actions. Teka Mayor, just to close the topic on the Manila Bay. Sure, sure. Pahabol pa rin ito ni April Rafales. Oceana Philippines says beautification is not part of the rehabilitation. Mandamos of the Supreme Court. Clean up does not cover aesthetics daw. Go ask DNR. Ganun kasimple yun eh. Ganun kasimple. I mean, hindi sa pagtataray. That's the fact. Diba? I'm just trying to be fair with you. I'm you know, pag responsibilidad namin, responsibilidad namin. Sabi, di ba, kaya nga sabi ko si tita, o doon nung may nagsalita si Doktora Berhere. Ba, teka muna, kalusugan ang nagsalita, doktor at bahagi ng gobyerno. O tingnan natin yung sinabi. Then they answered. So, alam mo yun, hindi, no, parang wala namang kantong iniwan. Kumbaga, pinipilit naman natin na pangalagaan. Kaya lamang, you know, let's just be careful on those some individuals, no? Na baka naman mamaya may ibang interes yun. Hindi natin alam eh. Alam mo, painit na ng painit ang politika. Pwede ba? Yes. Iwan nyo na kami sa Maynila. Marami pa ho kami problema sa Maynila. Kayo-kayo na lang muna dyan sa itaas ng mga... Yung pagtatalo ninyo. Huwag nyo na kami pagtalunan dito sa Maynila. Tama na yung gusto ko yung ginagawa ninyo. Pinag-uusapan nyo Maynila. Then a lot of people will get curious. And I think a lot of people will be responsible because if we keep on instilling this to the minds of our people, talaga napapanaw na. Yes. Nag-aaway-aaway na mga tao. Nagiging divisive na ang tao dahil sa kagagawan natin. O pagiging responsable natin bilang individual, siguro makisapi na ako sa kayusan, makisapi na ako sa kalinisan. Di ba? I mean, there's always a good side of it. It depends on your perspective. Yeah. Tuwang-tuwa ako dun sa mga yung underpass na di ba, ganda-ganda ng mural mo. Tapos the other day, nakita ko sa Twitter mo, yung naman, liwasan, nitingnan mo na, sinusukat mo na. Within the year din yun. Sir. Yung under circle, underpass. Yes. Oh. Just for the record. Uh-oh. Para ma-advance ko na wala akong tosgas ang Maynila diyan. Wala? Sa underpass? Wala. Wala? Ano yan? Wala. Donation? Volunteer? Or what? Oh, donation. Ah, hindi na sa government? Pati yung nakahingi kami ng mga guidance sa mga sa National Historic, sa dito sa museum, dito sa Intramuros Administration. Tapos private sector. Wala naman kayo nakitang obstruction. Yes. We're just grateful. The same thing with Anda Circle. You know, the one in Cartilla is also a donation. We did not spend any single cent on that fountain. Then we went to Anda. We have an idea. Sabi ko, buhayin natin yung Anda para tulong natin sa Intramuros. Saka di baling squatter yung katabi, mapakita naman natin na may magandang lugar sa squatter kami community. Kami Philippine Star. Yes, kita, alam mo kung gano'ng kabulok yung lugar na yun. Yes, diba? I know. Yun, unfortunately, sa awa ng Diyos, ayun, nakahingi na naman ako. Alam mo kung bakit ka pogi? ATI, just for the record. Asian Terminal Incorporated. Ay, kinarason. Hindi, the other port. Ah, oo nga kayong competitor ngayon. ICTSIU kabila. Ah, okay, yes. Kaya kasi pogi ka. I mean, you're so a vibrant leader, a young blood who's always on the go. Kaya na-attract sa'yo ang mga private sector to contribute to your efforts. I'm just trying to be honest with them in such a way. I have an idea and I said it to, I'll tell it to, share it to my colleague here in the executive. Then if they agree and we redesign, you know, going back to what is Manila. If not perfect, at least
may semblance of what we are before, like in Jones Bridge, di ba? Wala rin tayong Tosgas doon. So, kung... Ano ganyan si Jones Bridge? Lighting? Oo nga pala. Yes, everything. The rehabilitation. Ala, tayong Tosgas doon. Laging tapos, selfie yun. Nakapagpatayo pa tayo ng ano doon, vertical garden. Ah, hindi ko nakita yun. Vertical yung sa gitna garden. Ng island. Buhay na buhay. Opo. Gusto ko yung sa Bonifacio Shrine mo yung dancing fountain. Tapos, tsaka meron pa cafe, di ba? Baka donation naman po yun ni Mr. Pangilinan. Ay, yung Bonifacio na cafe? Opo. Opo. O, dapat kung kami mag-copy, ha? Pag, wala next po. Time, iniyayaya ko kayo, ha? O, malapit na buksan yung ano, dati Kape Pindot. O, ngayon, ang pangalan na Kapitolyo. Alin yung sa Bonifacio? Yung coffee shop. Yung dating, tita, kung saan dati lagayan. Ah, yung coffee shop yun. Kape. Anong tawag mo na kayo? Kapitolyo. Hindi, iniisip ko kasi, sabi ko, ano kaya maganda yung pangalan dito? Sabi natin, Kape Pindot. Kasi, kape, saka computer. Okay. Para may access sa mga tao. So, Kape Pindot. Tapos, okay. Somebody, a netizen said, sir, bakit di nyo lang tawagin Kape Tolyo? Which makes nice. Sense. Nice. Kaya doon na tayo. Maganda, maganda, tita. Kailan na alam sino? You can be proud as a... Yes, I'm proud. Pero kailan mo bilang batang Manila. Kape Tolyo, kailan mo formally... Soon. Inaayos na namin. Meron kang concessionaire? Yes, yun ang inaayos namin ngayon. Tapos ang nire-request ko lang, kung po pwede yung mga local businessmen. Oo, yes. Teka muna, nabanggit mo na yun. Yung sa politics... Meron na maraming bulong-bulong, so lakas na bulong-bulongan. Buti hindi ginabingi. Kaya maraming bulongan eh. Oh yeah. Kaya directly I will ask you na ikaw daw ay being groomed, vice presidential timber o material. Sino well, ba maraming manliligaw mo dyan? Unang-una, hindi, wala nag-groom sa akin. Uh-oh. That is a fact. No, I'm so just, you're well groomed. You're well groomed. Hindi naman. Walang, you're so bango. Just to look at you, you're so bango. Walang nag, alam mo yung nagpapakete. Manly about it. I'm just trying to do my job as mayor, trying to excel from it because not all will be given a chance to lead a city, a challenging city, to 2.4 million nighttime and 3 million daytime. Population, an old but with character and heritage city like Manila, it's very challenging. So that is already something that I can share with my pag may nagkaapo na ako o sa mga anak ko man lamang, di ba? Now, kaya, si yun, ba, yun ang pinagpapasalamat ko na sa Diyos. Now wala namang nag-aano sa akin. Wala naman. Nakapokus ako. I'm trying to do the basic governance, which is yung ginagawa everyday niya. That is only basic. Kaya nga, when I was a sometime, what are you doing? Wala. I'm just trying to do the basic. So, walang basic. Naliligaw sa'yo? So, walang naliligaw sa'yo? Walang nag-ano sa'yo? Na vice president? Wala. Tita, I have to be honest. Wala naman. Wala. Wala mga, ano ka namin? Partner ka namin? Wala naman. In fairness to those people who are aspiring to be the president of the country, wala namang nag-aabiso sa akin. But one thing I'm sure, the people of Manila will ask you to run again for mayorship. And I'm grateful and honored. Yes. Nagpapasurvey ka ba? Nagpapasurvey ka, opinion survey? Oh, no. Kasi there is no point to survey about politics today. One, 2 years pang eleksyon. Two, there is pandemic. Kaya more than anything else, more than the sun, more than what they were doing there. Alam mo, there's people dying here. There's people dying here. I have 880 today, as of today, I have still 880 active cases. I have 351 and nakikiramay ako sa pamilya na mga yon. 351 deaths and 7,827 recovered. Out of 9,058 as of today. So this is a serious problem. If we really care for environment and health, yon, curable. Whatever is in Rose Boulevard is curable. It can be attended. No? It can wait. Whatever it is. Ayoko pangunahan kung ano magiging resulta noon. It can be attended.
There is no hurry or urgency. What is urgent? And I have to, anyone who's watching right now, let's go back. Let's go back. Teka muna. Huwag kayong lumiko. Please. Let's focus on ilan na masisave natin tomorrow. Paano natin mapapalakas yung ating mga medical institution? Paano natin mapoproteksyonan yung mga doktor, mga nurses? Paano natin mabibigyan ng tsansa ang isang pobre na kailangan bumili ng mga mamahaling gamot as part of the medication? Paano tayo bibili ng mga gamit na kung saan para hindi na mabutas yung lalamunan? Merong isang makinang bibilin tayo para yun ang ipambigay ng oxygen. Paano natin i-x-ray ang isang pasyente bababa at panikpanahog sa building? Kasi ang x-ray radiology natin nasa baba, nasa taas yung ating kwarto. So there are yung numero is just a result of whatever it is, but behind the numbers there are serious matters. Every day, tita, every day, I beg your indulgence, every day people are dying, suffering from this dreadful virus, and it's a health issue. And it's immediate. And it's urgent because it's deadly. Instantly. When we say instantly, I'll put that in right perspective, no? In less than 14 days, you might or you may succumb from this dreadful disease. And we know that already. Those friends of ours, families, their families. Last week, kausap lang natin. All of a sudden, abo na ngayon. We didn't even have a chance to visit them. We didn't even have a chance to talk to them. We didn't even have a chance to see them at the very least. We saw them already in the dust. Tingnan niyo si Mayor Lim, na hindi namin nabigyan ng... Let's just say, si Mayor Lim, hindi naman lang namin nabigyan ng... Sabi ko na nga lang, pagdating na lang ng tamang panahon, yan, nabigyan ng pagpapahalaga yung 12 years niya sa Maynila alone. You know, we have differences, but these people serve the country, serve the city. So, but we cannot even, alam mo yung parang bitin na bitin kang bigyan ng parangal kasi you still continue to be, kailangan mag-babe muna tayo, tingnan muna natin. Yesterday, tita, we just, masakit sa dibdib ko yun, kaya humingi nga ako ng paumanin eh. Talagang yung pagsasara ng sementeryo. Yes. So, yes. Kaya ako naman naisip yun, tita. Teka, ano ba ang bilin ng World Health Organization at DOH? Yes. Wear your mask, wash your hands, and physical distancing. Naku, yari tayo. Pagdating na November 1, there is 100,000 dead or nakalibing sa ating cementerio. And the same thing, 39,000 naman sa South Cemetery. So this is millions of people all over Metro Manila, maybe in the neighboring provinces will go and merge in North Cemetery. So that's why, sabi ko, hindi, tirahin na natin ngayon. Ipaalam na natin sa tao yung plano natin para mabigyan sila ng pagkakataon sa loob ng 2 buwan na mabisita ang mahal nila sa buhay. Kaya masakit sa akin yung mga ganun desisyon. Kasi you are going against the tradition and culture and customs. Di ba? Parang, pag pumipili ka ng desisyon minsan, ang hirap naman desisyonan ito. Pero you have to decide. Kasi pag binabalansi mo, mas harmful yan pagka na pinabayaan natin. O ngayon, kaya kami nagbigay ng maaga na guidance so that hindi tayo sabay-sabay. Kasi it will be hard for the local government unit, PNP uniform personnel, and national government unit na patupad yung social distancing sa November 1. So, all in all, tita, sort of saying, marami pa tayong challenges on top of our regular challenges like Manila Bay cleanup, informal settlers, yung ating blended distant learning, yung marami pa. Jobs. Definitely jobs. A lot of people lost their jobs. Manila, especially. Yes. Yes, tita. Kaya, hindi dahil sa ikinikipit balikat natin yan, I know that people will be responsible if there is negligence on their part.
But as far as my concern, no, as City Mayor of Manila, we are grateful. Thank you. Ginastusan ninyo para luminis ang Manila Bay. But you have to be responsible also with your actions because we are elected and appointed officials and we owe it to the people. And there are rules and laws that must be observed. And I hope they are in the right mind to continue to follow these simple rules. Yes. That's the same rule that they created. Huh? Yes. Alam mo, Mayor, I think that's the most forward-looking policy that any LGUs all over the Philippines have taken, yung sa undas mo. Dahil nakikinita mo agad way ahead and you are now preparing the people's feelings also to be prepared to celebrate or to observe that tradition na in a most careful or most safe way to do it. So thank you, Tita, for your appreciation. Oo. Tapos kaya lang meron akong concern doon sa nabanggit mo sa COVID na yes, you don't have enough resources and you are more than willing to accept donations free and help from the national government. Bakit ang Manila wala pa akong narinig na putting up your own virus ano lab? No, Tita, we have. We are one of the first. Oh, how many my by ganito, Tita. Okay. I am grateful to the British government. Uh-oh. Nung pumutok yung virus sa China, no? Yes, sir. Nakausap kami ni Ambassador Cruz, yes, no? At kasi maraming ambassador na pumunta rito, so marami ako natatakbuhan na international community. Yes. Then fortunately, we were given a chance as a city to go to London, yes, and sure, met with COBRA, no, Corona British Response Agency. Oh. So nung diniskas sa akin, no, yung plano ng British government on how to contain and delay the surge and exponential growth of corona, alam mo, Tita, umuwi na ako kagad. Immediately, after the meeting, wala na iske-eskerda, wala na pasyal-pasyal, ang lapit-lapit ko na sa Paris eh. Sabi ko, uwi na ako. 2 weeks ba? 2 weeks or 3 weeks study yun? Supposed to be. But yung days na I have to at least acquire some ideas and knowledge about addressing a pandemic, inuwi ko na kagad yun. Kaya, Tita, pag-uwi natin, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Oh, yes. Okay, una, nag-build kagad tayo ng MIDCC. Wala pa tayong virus nun, ha? Manila Infectious Disease Control Center in Santa Ana Hospital. First 3 days, 4-bedroom. 4-single air-conditioned bedroom. On the first week, naging 14. Then naging 33. Then naging 60. Bedroom capacity ang Santa Ana Hospital. Okay. Then, we were the first local government unit to put up, no, yung ating quarantine facility. And I think some of our listeners, friends from the media, knows it very well. Even in the height, no, of the ECQ, and there's no so much demand with space, the city of Manila continued to build in preparation of the surge or maybe surge or exponential uncontrollable growth of infection. So nakapagtatag tayo ng 13 na quarantine facility. Okay, at nag-evolve yan, Tita. Nag-evolve yan because initially our quarantine facility was designed to address person awaiting for result. No, ibig sabihin yung mga nag-test, inilayo muna natin sa komunidad, sa bahay nila. Then
it became, some of it became quarantine facilities for positive confirmed by test swab, no, na asymptomatic. Okay. Then it evolved again because we saw the need to segregate those individual who were tawag dito may precondition. Nagtayo tayo ng quarantine facility sa mga dialysis patient confirmed positive with COVID-19. Then it evolved again. Nagtayo tayo ng quarantine facility confirmed cases positive, no, na for pregnant women. Yeah, nahiwa-hiwalay natin yun. Then we start building up our equipment. The best equipment, tita, ito, ano lang, paktual na lang, ha? Alam ng buhatan ng bangko. Kung ano na mga nagagamit yung mga makina sa pribadong mamahaling mga ospital, meron ng ospital namin. Oxygenerator, meron kami, anong tawag dito? Bumili tayo ng 8 x-ray machine. Digital mobile x-ray machine. Ito yung, imbis na yung kinukwento ko sa iyo, tita, kanina, pwede bababa pa yung COVID patient para i-x-ray, sumabiyahe. Ito yung makina mismo, nasa oblo ng kwarto ng single patient. Then we bought, dahil di ba nagkaroon ng surge ng infection sa mga frontliners natin. Oh, yes. Alam mo, tita, yung parang astronaut. Bumili tayo ng ganun, may oxygen. Hazmat. Parang hazmat siya. Dito yon, no, ilalagay dito yon para yung mga doktor na hindi COVID doctor or hindi nakadistino sa COVID center o COVID department na nakakatanggap pa rin ng operasyon. Mag-opera ng appendicitis, hernia, o magtaanak, na hindi naman nagsabi ng totoo na yung pasyente na meron siyang mga sintomas. Kaya nahawa yung mga doktor. So, ito, bumili tayo ng 60 para sa ER. Sa OR. 10 dahil 6 yung ano natin, yung hospital natin. Oxygenerator. Kaya ang oxygen natin, 1-2. Oh, 1-2-sawa. Kasi hindi ko na kailangan bumili ng tangki-tangki. O merong mga makina binigay ng Singapore government. Thank you very much to the ambassador. No? Okay. Oh, lahat. Tapos meron tayong RT-PCR. Yun ang 60. Laboratory. Sir, ano yung 60 na yun? Galing sa Singapore? Hindi. Yung oxygenerator. Yung hindi mo na kailangan bumili ng tanke. Lalagyan ka na ng oxygen dito. Oo. Tapos may makina. Para sa pasyente. Oo, nabibigay na ng oxygen. Para sa pasyente o sa health worker? Pasyente yun. Sa pasyente yun, tita. Oo, tapos yung meron tayo. Dapat kasi pag medyo, sorry the word, no? Kapag medyo naalanganin ka na, di ba ini-intubate ka dito? Yes, yes. Para hindi ka na-intubate, may isang makina. Thanks to Dr. Gap of PGH. He suggested that machine. Binili namin. Ano yung machine na yun? Parang tubo yung tita na nagbibigay ng oxygen sa'yo sa loob. So imbis na tubuhan ka dito, nyanyanggahin mo na lang dito sa bibig mo. Ilan yun? 3 bawat ospital. Okay. 2 para sa matanda, 1 para sa bata. Okay. Yes. Then we bought remdesivir. 2,000 vials. Oh, 2,000. Opo, tita. $2,300 per vial. Tita, I bought it at 6,500 pesos. Oh, mura. Yes, tita. Yes, tita. Kamu nabili. Then and I was fortunate thanks to FDA, DOH. We were given CSP, Compassionate Special Permit for remdesivir. O ngayon naman, bilang in our own little way, bilang mabuting kapitbahay, kahit sa private hospital, pinahiram namin yung remdesivir. Kahit sa national government, pinahiram namin yung remdesivir. Kasi what's the use of the drug na makatutulong 35% na makakatulong sa isang pasyente, no, na makasurvive kung nasa pharmacy lang namin. So any lives that we can save in the city of Manila, so you we're have happy so to be of service. So you then, have so how much yung remdesivir mo supplies? 2,000 vials. Tapos nakapag, ano na nga ako ngayon, nakatirada na ako ulit ng 1,000 pa na nakatambay. Oo. Oh.
Ayan, no, tingnan mo tita, oh. May report ako. Ah, okay. Oh, nag-i-improve yung pasyente. Nangabuhay. Yes. Tumataas yung probability of surviving because remdesivir help. Mahal. Ang isang pasyente would consume about 10 easily up to 11 vials. But I don't mind. I don't mind spending thousands, hundreds of thousands or even millions just to survive one person. And these are kasi all for free. Sa Manila, tita. Tapos naging training hospital na kami. Clinical study hospital na kami. Like Abigan, kami ang pinag-aaralan. Ang yung Lagundi, kami din. Ano talaga? Yung dati naming Mona Lisa Hospital? Uh-oh. Alam mo yung Mona Lisa? Oh, yes, they just lie there and they die there. Is the one of the famous hospital with COVID, with regard to COVID-19. In terms of practice, experience, our doctors, and I owe it to my doctors and nurses and medical health workers. Sila yung mga matatapang. Lalo na yung ano ko, yung ano tawag doon, epidemiologist ko yung doktora. Ang tapang noon. Oh, Dr. Sisko, nako, ang tapang noon. Sabi nga niya, AIDS nga. Sabi niya, AIDS nga eh. HIV sa ating bumabagsak eh. Yan pa kayang coronavirus eh. Alam mo kaya, iyan yung pinagmamalaki ko sila. Dala ng, siyempre I get inspired. Because, you know, you're sending your people to the battle only to be killed in the middle of the field. Diba? It's a hard decision. Yes. But I'm fortunate and thankful to the employees of the city government, especially to our doctors and nurses. Buwan loob. Tapos ngayon, we continue to develop, tita. We are trying to go beyond the minimum requirements of the DOH. 30% bed capacity per hospital. Eh, matagal na kaming compliant. Tapos yung iba namin maliliit na hospital, pinako-comply ko pa, pinadadagdagan ko pa. Ang good news lang kita, just for the sake of, in line with COVID-19, ang good news lang kita, ayan, 47% ang capacity ko from regular 70-80%. 37% lang. Sa quarantine facility natin, 68%. Sa comorbidity area natin, or you may, I'm sorry, hindi ko, tama, comorbidity may precondition, 11% lang. Dati ang tataas ito, 70, 80, kinakabahan ka na. Oh shit, mauubos na. Anong gagawin natin? But I am grateful with the British government na noong makita ko talaga on how are they going to do it. No? Kasi at that time, nakaplano pa lang sila. Nag-adapt na ako kagad ng mga pwedeng adaptable. Oh, then there is an idea coming from one of the European countries. I think it's Czechoslovakia, wherein the communities is nagtatahi ng sarili lang mask. Oh, tayo nagtahi tayo ng sarili nating mask. Nawala ng trabaho, nag-provide tayo ng trabaho. Tahiin mo, kita ka ng 4 pesos, tumira ka ng 100, may 400 ka isang araw, may chicha ka na. Oh, tapos yung ginawa mo, yung mask, yun naman ang pinamimigay namin sa utaw. As we speak today, 800,000 plus na ang nagawa. And thousands of people are earning from the city government's small effort. Mahirap lang talaga magbuhat ng bangko, but it's happening. Ilan na yung may jobs? Ilan na yung may jobs? 8,000? Yung may mask? 800,000 plus. So yung gumagawa mo, nabigyan ng jobs sa mask? About 400 plus. Na tao? Yes. Oh. Teka mo na, mayor. Nakumita, katulad kahapon, pumirma ako ng sweldo nila. Makikita mo, may 4,500, may 4,900, may 10,000, may 11,000, may 7,000. Depende sa production mo. Mas nginigin ang paa mo, mas kikita ka. Teka, Mayor. Ayaw ko taktang pakawala, kaya lang alam ko, I was informed by Cesar Chavez, my good friend there, na chief of staff mo, meron ka pang engagement sa DepEd. Pero I just would like to impress upon our audience here na lahat na ito'y ginagawa mo sa mga Manila patients, whether they're from Manila or outside, for free. City yes. Na, pati yung remdesivir na yan. Yes, yes. You know, tita, why? Because this is a universal problem. Mm. And I think the least thing that we can do is to approach it inclusively. Alang boundary, kasi tingnan mo, tita, bumuti ka nga. Halimbawa, bahay mo, bumuti.
Oh, yung kapitbahay mo naman, delikado. Di paglabas mo ng bahay mo, di, madadamay ka rin, di ba? Unless makulong ka sa loob ng bahay mo, huwag ka na mamuhay ng payapa, o panatag, o maayos. But you cannot do that. So we have to help each other. Yes. So, one survivor is one problem down. Sort of saying. Di ba? Pag yes, napagaling natin isang tao, alam mo yun, nabuhay mo yung tao. Yes. Nabigyan mo siya ng hope, mabuhay na alam mong inevitably mamamatay. Yes. Tapos nabuhay. We have a story here about 80 years old mahigit. At 44 days nasa center namin, nabuhay tita. Dalawang beses ni Yanga dito sa nilalamunan. Nabuhay. 80 plus years old. Yes. These are the stories that can be later on that we can share. Kasi wala pa naman success ngayon eh. There is still danger in Manila. Yes. Just to remind the viewers, our friends in the media, there is danger in Manila. Please be careful. But what matters most is that your city government, in our own little way, we will not stop. We will continue to innovate. At tingin ko naman, madadapa din kami. Pero umasa naman kayo pag kami nadapa. Babangon kami agad. Kasi nga, wala naman talagang basic rule or playbook for this pandemic. But we make sure in your journey, katabi ninyo ang pamalang lungsod. Papakawala na kita sa mayor, kaya lang, gustong-gusto ko yung tablet eh. Pinabudmod mo, distance, oo. Kasi yun ang kailangan eh. Di ba? Pupunta ka nga sa national desk. May internet sila, tita. Ang teacher, may internet din. 10 gig. Libre. Opo, libre po lahat. How many so far ang napamudmod mong tablet? Libre din yon. Libre din yon. We bought 200,000. Wow. Then about 11,000 sa teacher laptop. With the 10 gig every month for 279,000 students. I think it's 279,000 students. May 10 gig sila isa. Tapos one tablet per household. Galing. And to think, lahat yan donation din? Hindi po. Tinodas namin yung mga kalye namin. Ganito yun. Ibig sabihin, alam mo tita yung gagawa ka ng classroom. Diba? O gagawa tayo ng kalye. O gagawa tayo ng kung ano man. Yung mga bagay na hindi pa namin na-commit. Ibig sabihin, hindi pa na-bid, hindi pa na... Pero kasama sa plano, kinulaps namin yung tita. And I'm grateful to the school board. Grateful to Dr. Magdalena Lim and DCS family na very supportive sila. Sila na rin mismo, pati yung palarong pambansa, tinodas namin yun. Oh, di ba, magpapadala kami ng ano, ng team ng Manila, delegates. Todas yun, pati ID. Lahat ng pwedeng mapiga sa bimpo, sort of saying. Then we came up with the numbers. Then we reappropriated in line with the national policy and new normal, which they called blended distant learning. To address this, to cushion the economic effect of this pandemic sa buhay ng mga pamilya sa lungsod. Nanay, tatay, marami na wala ng trabaho. Marami from private school, lumipat sa public school. Yes, yes. Para maibsan lang ba, this is not a perfect, hindi namin na perfecto yan. Dahil sa una, bigla. Pangalawa, talagang yung volume, wow, no? And the growth, no, of transferees. No? And we try to accommodate as many as possible. Kasi nga, education is very crucial to yes. any children. No? Yes. But be that as it may, because of those, alam mo yung talagang kinuha namin to, kinuha namin yan, tapos we reappropriate. Then we came up with 1.270 million. Wow. Billion. 1.270 billion pesos. I was about to say, bravo, bravo. Hindi po. Hindi ko po ginawa yun lang. Yes. School board, katulong po ang school board, ang DCS, Dr. Magdalena Lim, yes, PTA, saka Association of Teachers, and so on and so forth. Kasama ko konseho, si Vice Mayor, plus yung konseho ng Maynila. You know, it cannot be done by the mayor alone. And that is a fact. No? While it is a policy, while it is a vision or focus ng alcalde, but there are people behind the camera. Oh, I cannot do it alone. No? Yes. I,
Talagang yes. Pinagpapasalamat din sa mga partners ko. Wag mo na ko yung, wag mo na i-deprive me to show my appreciation, deep appreciation thank to you. Your outstanding work. And I give you the last word, sir, because we have to go to the DepEd National. Okay, again, good to see you again. I hope next time in warm bodies. No? Yes, yes, sir. Sa lahat ng mga manonood, ng mga friends from the media, thank you, ha? Oh, thank you sa inyo. Pero, let me take this opportunity to remind you, kasi marami nagko-cover sa Manila. Oh, pero mag-iingat kayo, ha? Pati yung mga staff ninyo, kasi may COVID sa Manila. At madami pa to. Para sa akin, madami. Anything above one is madami. Ha? Yes, sir. Talaga pong medyo konting challenge lang. But as I have said, I've been continuing to know that there is a testing, drive-through testing in the city and in the community and our saturation drive. You are all welcome. If you don't feel or if you feel that there is something in you or you were exposed or doubts, just to give you peace of mind, go have yourself tested with our IgG free testing. You are always welcome. Or those who are watching right now in Facebook, go to Manila. Yayakapin namin kayong pilit hanggat kaya namin kayo yakapin. At kung sakali man din na namin kaya, magtatapat din naman kami sa inyo. Okay? Free po yan. Free. And we will have another good news for you before the end of the month. We are building it right now with regard to continuous effort of the city government of Manila in fighting COVID-19. Now, second reminder, mga kababayan, pumunta na kayo sa inyong mga nahimlay sa sementeryo. There is time. Huwag na kayo sumabay. Kasi pag kayo nakipagsiksikan pa sa takdang oras, takdang araw, susunod kayo na po ang dadalawin. Dahil magkaka-COVID-COVID tayo. Kasi isa sa scientifically proven, no? Scientifically proven na yung pagkakadikit-dikit natin at halubilo ay isang bahagi ng malaking porsyento ng impeksyon sa ating komunidad. And it can happen to us. So kaya hangga't maaari, alam ko mahal niyo, patawarin niyo na ako, pasensya niyo na ako na iyan ika-canceling ko muna, but at least in our own little way, there is 2 months for you to do all those things. Or if not, after that, or better, I think maintindihan naman ng mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay, pati ng Panginoon Diyos, na there will be time for everything, no? Mag-ingat po kayo. May awang Diyos, makakaraos din tayo. Thank you, ha? Thank you. On those words, I would like to thank our very excellent Mayor of Manila. Mabuhay ka and sana open ang mind mo for higher post. Sumipa pa rin, ha? Hindi, that's that's adulation. Thank you, thank you. Okay. Okay, ingat po. On that note, thank you very much for joining us today, and I hope to see you later next week. I'm gonna prepare another VIP guest for all of you. Thank you.